Welcome back to my channel. Samahan niyo muli ako sa aking gagawing new recipe ng pagluluto. At ito siya. Yan. Marinated na siya. So, nilagay ko na rin yung ingredients na pampalutong. At ito ay drumstick at boneless siya. Mas maganda siya pag imamarinate yung overnight para mas tender siya, tapos mas kapit na kapit yung lasa dun sa karne. So ginamit ko lang na pang marinate dyan yung as usual lemon or lime, tapos fish sauce. And then garlic powder, and then lagyan ko din siya ng black pepper para medyo mahanghang ng kaunti. So palulutuin ko siya guys, at sasalang ko siya sa mantika na parang deep fry siya. Deep fry ang gagawin ko, fry. So yan, pin-prepare ko na kasi medyo nagugutom na ako. Yan, let's go. Yan, make sure lamang na yung mantika ay medyo mainit na talaga para mas maganda yung texture niya pag naluto. And mas magandang gamitin sa pagluluto yung medyo maliit lang na ganito, na kaserola ba to? Para yung mantika ay medyo mataas dun sa medyo malalim, para pag inilagay mo yung karne ay nakalubog siya. So yan, medyo malaki pa ngayon na gamit ko, meron pa kaming mas maliit sana eh. Oh, pero okay na yan. So yan, ilalagay ko na siya. So yan. Yan, mainit na siya. Medyo nakalubog yan kasi Inalis ko na ang buto niyan, debone na siya. Bata, kasi mas magandang i-fry pag walang buto. Naku na, tilamsik. Yeah. Pero hindi na mas sure katatsik sa akin. Ilag na lang ako pag tumalsik. So, ang kulay niya pag naluto ay talagang parang orange siya. Siguro pag dalawahin ko sa lang para medyo na-space. Although pasya siya naman lahat sana. Yeah. Pero isa pa siguro. Yeah. Chicken drumstick lang siya kasi mas maganda sana kung kasama yung thigh. Kasama yung leg and thigh. Magkahiwalay ba yun? Comment nyo na lang. Kasi may nabibili naman kasi na yung kasama na yung thigh niya eh. Kaya nga lang medyo mahirap tanggalin ang buto. So yung drumstick madaling tanggalin ang buto. Kaya nga lang medyo maliit na yung tiraso ng manok siguro. Siguro pag ako kakain mga apat o tatlo. So yan. Aantayin ko lang siya, malalaman naman siya madali pagka luto na siya kasi kakaunti na yung kanyang bula-bula na yan, and ang texture na niya ay medyo parang kulay orange na. So hindi ko na siguro tatakpan kasi hindi naman tumatilamsik, hindi naman gaya ng isda. Okay, let's wait. So habang inaantay ko yung aking nakasalang, pakikita ko muna sa inyo yung kung anong klaseng halaman ito. Prayer plant daw siya. Bakit ba tinawag na prayer plant ito? Hindi ko naman nadidinig na nagpe-pray. Ayun, mayroon pa sa ilalim. Yan. Ito alam ko, San Francisco to eh. Yan, pati yan, San Francisco yan. So, yan. Ito di ko to alam eh. Yan, di ko na naman alam. Mayroon kasing pangalan siya eh, pero nawala na. Pero ito ay maganda siya siguro, gawa siguro nung parang tumitiklop yung dahon niya pagka gumagabi na. Yan.
Kaya siguro tinawag na prayer plant. Tapos ito, nung itinanim ito, dalawang dahon lang, ngayon ang dami na niya. Hindi ko alam, tumutubo pala yung dahon. Hindi ko alam yung name ng name ng plants na yan, pero may parang ang bilis niyang dumami. Ito naman, yung alam nyo ba yung buha nyo, ginagawang tsaa? Yung takip susuba yun. Tapos ito, ayan, may nakalagay siya. Succulent, succulent ba yun? Ako ang pumili niyan. Maliit lang siya nung binili namin sa Terra ba yun? Tapos ito, di ko to alam, succulent din yata. O, di ko alam. Binili lang tita. Yan. Wala kasing magawa habang nag-aantay nung niluluto ko. Di, ipakita ko na lang yung halaman na hindi ko alam. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Medyo mahina na yung kulo ng mantika niya. At ang kulay niya yellow orange. At malapit na siya, siguro mga 2 minutes na lang. Usually naman siya kasi madali naman siyang iluto. Siguro mga, ganun din siguro, mga 5 to 10 minutes siguro. O 8 to 10 minutes din. So, medyo lamang siya, medyo, mas maganda medyo toasted para mas malutong lalo. Pero, hindi naman siya magkakaroon ng kuneng. Yung gaya pag may buto kasi, medyo mag-aalang kang medyo baka may dugo ko. Kaya, ito kasi wala na siyang buto eh. Binibuhon ko na siya. So, nahango ko na siya. Medyo pinatatagas ko lang yung mantika bago ko ilagay dun sa plato. Yan. So yan guys, yan ang finish setup. Na parang kakaunti, di ba? So kasi kakaunti lang talaga, 9 pieces lang yata yung chicken leg, so makaunti nga. So yan guys, hope you like na yung pagluluto, style ng luto. Tapos kung gusto nyo malaman yung ingredients na pampalutong na nilagay ko, comment lang kayo sa baba. Tapos, ilalagay ko dun sa comment box din. Tapos, tinikman ko siya. Sabi ko, sakto-sakto yung lasa. Pero siguro, alam nyo naman na siguro kung alin yung kulang, diba? Yan, sakto na. Naka-prepare na. So, thank you guys for watching, and kung na-miss mo yung aking naunang video, subscribe ka lang para makita mo yung unang ko pang nailuto, and para makita mo pa rin yung isusunod yung iluluto, and hit mo lang yung notification bell pag nakapag-subscribe ka para updated ka sa aking next video, and hit mo na rin yung likes and share mo na rin sa friends mo para makita nila yung chicken na kakaunti. Thank you for watching guys. God bless. Peace out.